Matikas, matibay, determinado, magaling sa lahat ng task, nagpakatotoo at ipinakita kung sino siya talaga. Yan nga ang ilan sa katangian ni Michael Ver Kumaling. Sa loob ng bahay ni Kuya sa kanyang pananatili ng halos 3 buwan. Ngunit ano nga ba ang naging dahilan kung bakit tila sa nagiging takbo ng kanyang tadhana sa loob ng bahay ni Kuya ay marami nagsasabi na hindi umano siya karapat-dapat na makapasok sa top 2. Yan ang ating tatalakayin sa videong ito. Kaya kung ikaw ay bago pa lang sa ang channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit mo yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag mayroon tayong bagong upload. Tara, simulan na natin! Si Michael Ver Kumaling nga ang isa sa mapalad na nakapasok sa bahay ni Kuya bilang parte ng PBB Adult Edition, kung saan ang mga official housemates ay 16, hindi kasama ang mga house guests at house players. Nagsimula ang Adult Edition ng PBB nitong January 3, 2022 at isa nga siya sa maswerteng napili at nakapasok sa hirap ng kanyang pinagdaanan sa audition. Iba't ibang tao ang sumala sa kanya at marami ang nag-interview sa kanya bago makapasok sa pinakasikat na bahay dito sa Pilipinas. At ito nga ay ang Pinoy Big Brother House. Naging madali para sa kanya ang mga unang araw at linggo niya sa loob at lahat ng mga ibinibigay na task ni Kuya, at pati na ang pagiging leader nito ay nagagampanan naman niya ng maayos. Lahat nga ng iniaatang sa kanyang mga task ay nagagawa niya ng mabuti. Matatandaan na noong unang mga linggo niya ay siya ang naging leader or boss ng kanilang weekly task, kung saan majority ng mga housemates ay ibinoto siya na sa tingin ng mga ito ay si Michael ang may kapasidad para pamunuan ang isang kumpanya na parte ng kanilang task nitong mga nakaraang episode. Pero dahil nga sa kagustuhan ng iba na maging boss at bilang pagsubok ni Kuya sa iba pang mga housemates, ay agad din itong napalitan sa pwesto. Subalit ito ay natanggap naman ni Michael Ver ng maluwag sa kanyang kalooban. Itinanghal din siya bilang head of household na kung saan siya ang nakakuha ng pinakamaikling oras sa nakaraang labanan nila at nagkaroon ng immunity para mailigtas ang sarili sa nominasyon. Matatandaan din siya ang nag-stand out sa kanilang ginagawang task. Ito ay kung paano palalabasin ang natatagong personalidad, maipakita at mailabas ang ekspresyon sa pamamagitan ng isang pagiging drag queen. Hindi naman nga maipagkakaila na si Michael Ver ang isa sa nagdala at porsigidong mapaganda ang kanilang ginagawang weekly task. Subalit sa kasagsagan ng kanilang performance ay nagkaroon ng kaunting pagkakamali dahil habang nagsasayaw sila ay bahagya nitong naapakan si Jean, pero sabi nga, the show must go on. Nakita ng mga manonood na Michael Ver is doing his best sa lahat ng task. Ngunit isa pala ito sa magiging dahilan kung bakit siya bibigyan ng 2 points ni Raph sa nakaraang harapang nominasyon. At sa naganap nga na harapang nominasyon ay tila nga dinurog, pinagkaisahan at halos ipagtabuyan ng mga kasama niya si Michael Ver matapos itong bigyan ng 8 points dahilan para tumaas ang tensyon, tumaas ang emosyon at halos sumabog. Matunaw nga si Michael Ver sa kanyang kinatatayuan. Sinikap nga siyang pakalmahin ni Kathleen dahil sinubukan ni Kathleen na hawakan ang kanyang mga kamay, pero tumanggi ito dahil hindi niya matanggap ang nakuha niyang puntos galing sa kanyang mga kasama. Marahil ay dito nga nagsimula kung bakit nag-iba ang pakikitungo ng mga kasama niya sa kanya. Dahil sa mga sumunod pang nominasyon ay lagi siyang binibigyan ng 2 points, lalo na nina Zach, Raph at Nathan. Ngunit sabi nga, this is a competition at dapat ay alam ng lahat na ganito naman talaga dapat ang proseso ng kompetisyon kung paano ito lalaruin.
At pagkatapos nga ng nagdaang harapang nominasyon ay nagpatuloy ang mga housemates sa pagsubok na ibinigay ni Kuya. Sumunod na pagsubok sa kanila ay kailangan nilang maipasok ang dalawang bola sa loob ng cylinder at muli hindi nga nabigo si Michael at napagtagumpayan niya ito. At muli niyang napatunayan na karapat dapat siyang manatili sa loob dahil muli niyang nailigtas ang sarili sa nominasyon na sa huli sinasak Isabel, Jean, Roque at Kathleen ang naging official nominated housemates. At pagkatapos ngang makaligtas ni Zack at Isabel sa eviction ay nagkaroon ulit sila ng harapang nominasyon at dito ay nakatanggap na naman nga ng 2 points si Michael galing kay na Raph, Nathan at Zack. Subalit sa pagsasagawa nga ng pagsubok na ibinigay ni Kuya ay tila walang gustong magbigay ng puntos sa kanila. Kaya naman binigyan nga sila ng options ni Kuya na kung papasok sila sa loob ng bahay ay nangangahulugan lamang na tinatapos nila ang hamon. Ngunit si Michael lamang ang nanatiling malakas ang loob, handang harapin ang pagsubok at ipaglaban ang kanyang nasimulan. At sa punto ngang iyon ay nagdesisyon ngang labanan ni Nathan si Michael para maipagtanggol si Raph. Nagpatuloy nga silang dalawa hanggang matapos ang ikatlong round. At sa huli, nabigyan ni Nathan si Michael ng 2 points at nabigyan naman ni Michael si Raph ng 2 points. Ngunit lingid sa kaalaman nga ng lahat na isang mabigat na paglabag ang hindi pagtapos ng isang nominasyon at hindi pagbibigay ng puntos. Kaya naman sa pagiging matapang ni Michael at pagiging totoo ay hinangaan siya ni Kuya na sa huli itinanghal siya bilang isa sa kanyang Final 5 kasama ni Nathan. Kaya muli na naman niyang napatunayan na karapat dapat nga siyang manatili hanggang dulo. Subalit ano nga kaya ang magiging kahihinatnan ng kanyang laban? Dahil kung ating pagbabasehan ay tila nga nasa kanya ang katangian ng isang big winner. Ngunit marahil nga siguro ang naging basihan ng mga manonood para hindi nila suportahan si Michael ay ang hindi nito pagtanggap ng pagkatalo at hindi kayang kontrolin ang emosyon at minsan pang hindi nagsasabi din ng totoo sa kanyang mga kasama. Minsan pang may sinasabi din ito kapag nakatalikod. Kulang din umano sa sportsmanship. Pero sapat na nga ba itong dahilan para hindi siya dalhin ng mga komonizens para mapabilang sa top 2 gayong lahat ng katangian ng pagiging big winner ay nasa kanya? Sabi nga sa kasabihan, walang perpektong tao. Ano ang inyong magiging reaksyon tungkol dito? Just comment down below.